ng mga nagbabagang balita. Lolo na wala ng malay habang nakapila sa community pantry ni Angel Luxin, idiniklarang patay sa ospital. Angel agad humingi ng tawad at nakipag-ugnayan sa pamilya. Masakit pero wala lang po sigurong may gusto na ng ganito eh. Hindi naman po kami naninisan ibang tao. Sa lahat po ng naabala ngayon, pasensya na po, hindi po ito talaga yung intensyon natin. Mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw, lampas 8,000. Okta Research Group may hiling kaugnay sa susunod na quarantine status. Pilipinas naghain ng dalawang panibagong diplomatic protests laban sa China. Pagnipis ng kuryente, mauuwi ba sa brownout? Regine Velasquez, may sorpresa sa mga organizers ng mga community pantry. Magandang gabi, bayan. Dinumog ang community pantry na inorganisa ng aktres na si Angel Luxin sa kanyang kaarawan ngayong araw. Sa kasamaang palad po, namatay ang isang senior citizen at may ilan namang nahilo dahil sa init at dami ng tao. Live mula sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, nagpapatrol, Sandro Ochona. Sandro, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan at marami pa rin bang tao? Alvin, kumpara kaninang umaga, tanging mga sasakyan na lang ang dumaraan dito sa Holy Spirit Drive. Malayo ito sa sitwasyon kanina nang magsimulang mamahagi ang community pantry na inorganisa ni Angel para sa kanyang kaarawan. Maagang pumila ang maraming tao sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Nagbabaka sakali silang makakakuha ng pagkain mula sa community pantry ng artistang si Angel Luxin. Isa sa kanila, si Rolando de la Cruz, 67 taong gulang. Ayon sa Quezon City Traffic Enforcer na si Angelito, nakita niya kung paano nawalan ng malay si Mang Rolando habang nakapila. Kasi siguro maraming tao dyan na siyempre mahirap lang din po yung tao. Bigla na lang po siya bumagsak dyan, tumawag po ako ng ambulansya sa barangay po namin, dead on arrival na daw po. Agad siyang dinala sa East Avenue Medical Center pero hindi na umabot ng buhay. Kwento ng anak ni Rolando na si Jennifer, bandang 6:00 ng umaga kanina nang umalis ng bahay ang ama. Bibili raw siya ng balut yan, mamimili, hindi na nakabalik. Doon pala pumila doon. Mas nalaman na yung mga 9:30, inatake daw. Ay nahimatay daw. Mas maya-maya na balita namin, inatake daw. Patay na daw. Sa kabila ng malungkot na insidente na natapat sa masaya sanang kaarawan ni Angel, naniniwala ang isa pang anak ni Tatay Rolando na wala namang may gusto sa nangyari. Hindi mo rin nakalain na ganun kasi aksidente lang talaga yung nangyari. Kay Miss Angel nga, walang pangit sa ginawa niya kasi ang gusto lang niya tumulong sa ibang tao. Salamat ako dahil mismong sinadya niya kami dito para tulungan kami. Hindi kami pinabayaan. Kung hanggat saan yung pwede niya maitulong, tutulong daw siya, wala naman pong problema doon. Andun po si Angel Luxin, pinuntahan siya. Sinagot na raw niya lahat, sabi ng kapatid ko, kausap ko sa cellphone kanina. Hindi naman daw sila pinabayaan doon. Masakit, pero wala naman po sigurong may gusto na ng ganito eh. Hindi naman po kami naninisan ng ibang tao kasi hindi naman po siguro ito ginusto. Sa kanyang pahayag sa Instagram, sinabi ni Angel Luxin na maagang pumila ang mga tao at maayos naman ang sitwasyon. Pero biglang nagbago nang malaman ng mga tao na kailangan pala ng stub. Ang pagkakakwento po sa akin, kasi busy po ako, nagbibili po ako ng goods eh. Parang yung mga wala pong stub yata, sumingit po sa pila. Na naiintindihan ko naman po kasi kanina pa rin naman po sa nagaantay. Pero yun po yung naging dahilan kung bakit nagsiksikan. Pero nagsimula naman po kami na maayos naman po talaga. Iginiit din ni Angel na may mga marka rin silang inilagay para masunod ang social distancing. Ayon sa ilan, umabot ang dulo ng pila hanggang Commonwealth mula sa Don Antonio. Nahihilo na po ako, nagugutom na po. Kanina pa po ako, 3:30. Layo ng pinila na. Pinos pa nila sa TV dapat, hindi nila pinos sa TV. Kasi siyempre dadagsayin sila ng tao eh.
Ayon sa rescue teams ng Quezon City, nasa lima rin ang kanilang nirespondihan matapos mahilo sa pila. Pansamantalang itinigil ang pamimigay sa community pantry ni Angel, habang nagbabala ang mga taga-barangay na aarestuhin ang lalabag sa health protocols. Kinailangan na rin makiusap ni Angel sa mga taong nandoon. Nitong hapon na lamang nagsimulang kumonti ang tao. Siniguro naman ni Angel na nais pa rin niyang tulungan ng mga pumila at hindi nakakuha kanina. Humingi rin siya ng paumanhin. Sa lahat po ng naabala ngayon, pasensya na po, hindi po ito talaga yung intensyon natin. At kahit anong paghahanda naman po natin para ma-avoid yung mga ganitong gulo, hindi lang po talaga siya makontrol. Kahit na nandito na po yung munisipyo, nandito na po yung military, nandito na po yung police, nandito na po yung barangay, lahat po nandito na po, hindi lang po talaga tayo makontrol. Sa inilabas na pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, sinabi nitong sasagutin ng lokal na pamahalaan ang pagpapalibing kay Mang Rolando. Bagamat suportado nila ang mga community pantry, binigyang diin ni Belmonte ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng nag-oorganisa ng community pantry at ng barangay pati na ng lokal na pamahalaan. Sa panayam naman kay Barangay Holy Spirit Chairman Felicito Valmosina, ikinadismayan niya ang umano'y kakulangan sa koordinasyon ng kampo nila Angel. Ang nakalagay naman doon sa request, dalawang tanod lang. So pag dalawang tanod, alam mong manageable yung sandaan, okay na yon. So ganun lang ang nasa isip. Pero doon sa Instagram niya at sa Facebook ni Madam Angel, ilan ang follower niya? 23 million? 8 million sa... pagkatapos mag-post ka ng ganito. Alvin, ayon nga kay CAP ay umabot ng 1,000 yung mga pumunta dito mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kaya pinag-iisipan nila kung may legal ba silang hakbang dahil baka sila pa ang mapasama dahil sa insidente. Alvin. So Sandro, ngayon wala pang plano si CAP o si Chairman na kasuhan ito si Angel Oxin. Hindi naman naabot sa ganun. Well, pinag-iisipan nila, nagkumukonsulta na siya ng mga abogado kung ano yung kanilang mga susunod na hakbang. Okay. Maraming salamat, Sandro Otsona. Taugnay po sa nangyari kanina sa kanyang community pantry. Live po natin makakasama ngayon si Angel Oxin. Angel, magandang gabi sa iyo at maligayang kaarawan. Ikwento mo nga, Angel, kung ano yung nangyari kaninang umaga. Ano ba yung nagbunsod? Bakit umabot sa ganun yung insidente, Angel? Kung ano po yung dahilan kung bakit umabot sa ganun. Maraming factors po. Maari po sa pag-post ko po. Though, wala naman po siguro taong normal na mag-expect sa isang post niya na ganun karaming tao mag-respond. Pero, ina-up po yung pagkakamali ko na yun. Hindi ko na po akala na ganun karami yung mag-release ng tao na lalabas na gutom na kailangan talaga ng pagkain. Ang sinabi po namin is 10 a.m. na magbubukas. Pero dumating po ako doon ng mga alas 7 po ng umaga. Mahaba na po yung pila. Bakit po nagkaroon ng pila? Wala rin po akong ibang masasisi doon. Pero yung sa mga pumila po ng alas 3, alas 4, hindi ko po akalain na gagawin nila yun. Kasi ang alam ko po, alas 5 po ng umaga ang tapos ng curfew, ang cut-off ng curfew. So hindi ko po naisip talaga. Naghanda naman po kami ng mga safety protocols, kaya naisip ko po na bakit hindi natin lagyan ng salamin sa harap para hindi na nila kailangan hawakan yung mga goods. Kasi kami na mag-aabot, mag-gloves kami at lahat. Pero inaamin ko po hindi po maging enough sa pagpapatak ko. Sinasabi po ni Kap na nagulang po ako, nag-request po ako sa kanya, may formal letter po kami sinend sa kanya noong April 21. Okay. Hindi ko naman po ina-expect na ganito karaming tao. Kung sa tingin po nila, at pagdating po pala kami ng umaga, alas 7, ako po kung magsimaga, ang mga alas 7, napansin po na may pila. Tumawag po kami sa munisipyo para humingi po ng backup at mabilis naman po itong tumugon. Yun. Pero kung sinasabi po nila yung nagkulang po ako dito, tatanggapin ko po, nire-respect ako po kung ano pong sabihin nila.
Okay. So wala naman po kung ibang masisisi dito kahit yung ibang tao. Kasi gutom lang po talaga sila. So Angel, ano ang reaksyon mo sa sinabi ng barangay at ng LGU na tila kulang yung coordination ng grupo ninyo para sa community pantry kanina? Kulang po yung permits na nakuha po namin na kahit hindi naman po kailangan. At kahit po sa AFP, nagpaalam din po ako bago po ito gawin. Do inaamin ko po sa munisipyo, hindi po ako nagsabi in advance kasi sabi din naman po kailangan. Pero nung dumating po ako noong umaga, nagsabi na po kami na kailangan po namin na tulong. At in fairness naman to them po, tumulong naman po sila at bilis naman po silang responde. Kaya inuulit ko po, kung sa tingin po nila ay malaki po ang pagkakamali ko dito, aakuin ko naman po yun. Hindi naman po ako magtuturo ng ibang tao kasi wala naman akong nakikita ng dapat ibang sisihin. Opo. Paano mo, Angel, tutulungan yung naiwan ni Mang Rolando? Di ba si Mang Rolando ay namatay habang nasa pila? May plano ka ba para sa pamilya ni Mang Rolando? Alam mo, wala naman sigurong sapat ka na makakapawid yun sa pinaramdaman ng pamilya. Pero kung ano po yung kailangan nila po sa akin, nandito po ako, oras, financial support, kung ano pong suporta, nandito po ako. At maayos po kausap yung mga tao, yung mga anak po ni Sir. Maayos po yung pagpapalaki sa kanila. At naawa rin ako na minsan nasisisi na bakit hindi sila yung pumila sa community pantry, bakit kailangan ng tatay na? Ang sagot po nila doon ay hindi po nila alam, hindi po sila nagkulang ng pagsabi, hindi po nila alam na pumila doon si tatay. Siguro si tatay bilang isang tatay nga, gusto lang din makapagbigay ng ambag sa pamilya, kaya naggawa niya po doon. Kami rin po ready na may mga senior citizens po sa labas, kasi alam ko po bawal po talaga lumabas ang mga seniors, pero naglabas po kami ng, ready po kami ng tents at upuan for them. Hindi naman po sa pag-encourage na lumabas at pumila mga senior citizens natin. Kundi para lang ma-lessen yung pain nila, yung hirap nila. Totoo, nandun rin naman po sila. Angel, sa palagay ko, wala namang makakapag-question ng iyong intensyon dahil dati pa naman, alam ng tao na ikay tumutulong. Dati-dati pa yun. Kumbaga, hindi naman ito bago sa'yo, hindi ho ba? Ngayon, kahit may nangyaring ganito, meron ka pa bang susunod na i-o-organisang community pantry? O nadala ka na? Wala na po. Hindi na po. So yun na yung huli, Angel? Opo. Humilang din po ako ng tawad sa lahat po ng naabala. Hindi ko po talaga intention. Pasasya na po talaga. Alam po wala pong papel or silbi yung paghihingi ko ng tawad o pasensya din sa mga nangyari. Pero wala na po talaga akong masabing iba. Sorry lang po talaga. Maraming salamat, Miss Angel Oxine. Thank you, Angel. Samantala, umapila naman kay Pangulong Duterte ang organizer na maginhawa community pantry na protektahan ang mga katulad nilang tumutulong sa mga nangangailangan. Samantala, naghahanda na ang kamera na imbestigahan ang NTF-ELCAC habang nais namang himayin ng Senado ang pondo ng task force. Nagpapatrol, Sherian Torres. Hanggang tanghali lang nagbukas ang Maginhawa Community Pantry ngayong araw. Inilipat na kasi ng grupo ni Ana Patricia noon ang kanilang pwesto sa parking space ng barangay hall para mas maging maayos ang pagpila ng mga tao at ng mga nagpapahatid din ng tulong. Gaya ng German Ambassador to the Philippines na hindi itinago ang paghanga sa pagtutulungan ng mga Pilipino. Sa gitna ng patuloy na operasyon ng Community Pantry, may apelasi noon sa Pangulo. Sana protektahan nila natin itong mga organizers na to. Kasi po ang goal lang naman po namin ay tumulong. And at the end of the day,
It's about food security and lahat welcome sa community pantry. Can also si Senador Nancy Binay inulit na hindi kalaban ng gobyerno ang mga nagsusulong ng community pantry na kagaya ni Noon. Kaya dapat na anyang itigil ni Lieutenant General Antonio Parlade Jr. ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC ang pagre-red tag sa mga ito. The government response is a failure. And I think government needs to admit na hindi niya kayang bigyan ng solusyon yung problema. Dapat nga we should appreciate and welcome. Because, di ba, may tumutulong. May, kumbaga, I think that's the only way we can solve where we are right now is if we all work together. Si Senator Richard Gordon hinamon din ang gobyerno na galingan na lang ang pagsisilbi kesa ang mang red tag. Pinapalalaan na sa gobyerno na galingan nyo. Eh kung di nyo gagalingan, di talo kayo. Pag pinigil nyo, lalong maniniwala ang tao na naiingit kayo dahil wala kayong magawa. Ang ilang senador gustong makita kung saan napunta ang pondo ng NTFL-CAC. Si Senate Minority Leader Franklin Drilo na kumontra sa pagbibigay pondo sa NTFL-CAC noon, iginiit na dapat mahimay kung saan napunta ang 19 billion pesos na NTFL-CAC fund. Si House Deputy Speaker Mikey Romero isinulong ang pagpapatawag ng House investigation bago magbalik sesyon ng Kongreso sa May 17. Ganito rin ang punto ng ibang mambabatas. Itong pondo ng NTFL-CAC ay talagang pork barrel ito ng mga general. In fact, gagamitin nila ito sa pamumulitika. Importante po na responsible ang NTFL-CAC with a budget of 19 billion pesos. Siyempre ho, ang focus natin ngayon during this pandemic ay kung paano po tayo makakatulong at kung paano natin mabibigyan pa ng ayuda ang ating mga kababayan. Nakarating na kay Parlade ang banta ng mga senador na tatanggalan ng pondo ang NTFL-CAC dahil sa pagsasabi niyang baka konektado sa mga komunista, sinon at ilang community pantry organizer. Tanong ni Parlade sa mga senador, pumirma ba sila sa budget ng NTFL-CAC kahit hindi nila naiintindihan? Banat pa ni Parlade, ang mga senador ang stupid o bobo kung babawiin nila ang pinirmahanan nilang batas. Sagot ni Senador Villanueva, hindi sila bababa sa level ni Parlade, kaya sa Senado na lang siya magpaliwanag. Si Senador Risa Ontiveros inihain ang Senate Resolution 705 na kumukondena sa pagre-red tag ng NTFL-CAC sa community pantry organizers. Sharian Torres, ABS-CBN News. Nakapagtala ang Department of Health ng 8,719 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Dahil dito, mahigit 979,000 na ang kabuang bilang ng kaso sa bansa, bagamat may anim na laboratorio ang bigong makapagsumite ng kanilang datos. Sa kabuang bilang, lampas na sa 102,000 ang maituturing na active cases. May 159 namang namatay para sa higit 16,000 na kabuang bilang. Mahigit 13,000 ding nakarecover para sa 860,000 plus total recoveries. Bahagyang bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa National Capital Region sa nakalipas na linggo. Pero hiling ng Octa Research Group sa pamahalaan, panatilihin muna ang mahigpit na quarantine. Nagpapatrol, Ara Perez. Nitong April 16 hanggang 22, nasa 0.98 o less than 1 ito. Pero maaari pa rin itong tumaas. It's not a stable trend yet. It's just over the past week, we're seeing this reproduction number of around 1. Kaya naman para sa Octa, dapat agresibo ang pababain ng pamahalaan ang reproduction number at mapanatili itong nasa less than 1 sa loob ng ilang linggo. Because you have a 27-day confinement period for COVID-19 survivors. So if one patient goes in, if they survive, they will be in that bed for about 1 month. So you have to sustain the R below 1 for at least several weeks. And this will take careful planning with the length of the MECQ. And we urge the national government as one possible benchmark for
changing quarantine levels is not to exit the MECQ until at least the R is less than 0.9 and at least in a sustained manner. Ayon naman kay DTI Secretary Ramon Lopez, aabot na sa 1 million ang job loss ng mga nasa micro, small and medium enterprises habang umiiral ang MECQ. Umaasa siyang mapunta na sa GCQ ang NCR sa Mayo, sakaling mapabuti ang healthcare system at magkaroon ng mas mabisang contact tracing. If we are able to commit that before the end of May, it's possible that we move to GCQ and have granular lockdown. But if we need more time for that, and assuming cases are still up, of course, hindi pwedeng basta ka lang mag-GCQ on May 1. So, ayan yung mga binabalanse natin. Pagka na-solve natin yon, possible May 1, if not May 15. Ayon pa sa OCTA, dapat paigtigin ng pamahalaan ang testing, tracing at isolation at higpitan ang border controls. Pabilisin din ang pagbabakuna at pataasin ang kapasidad ng healthcare system. Ayon sa mga eksperto, pinakamabisang paraan pa rin ng paglaban sa COVID ang pagsunod sa health protocols. Please do not dismiss COVID-19 as mild lang naman siguro. It is never mild until you recover. Ara Perez, ABS-CBN News. Nakapagtala ang Department of Health at Food and Drug Administration ng mga kaso ng namatay makaraang maturukan ng bakuna kontra COVID. Pero paglilinaw nila, hindi naman ito maiugnay sa bakuna. Ang detalye sa pagpapatrol ni Rafael Bosano. Mula ng umarangkada ang vaccination program ng gobyerno kontra COVID-19, umabot na sa higit 1.3 million na Pilipino ang nabakunahan na ng first dose, habang higit 200,000 naman ang nakumpleto na ang dalawang dose ng bakuna kontra sa sakit. Gaya ng ibang mga bakuna, hindi maiiwasan na makatala ng adverse event o reaksyon ng katawan matapos mabakunahan. Base sa datos ng Food and Drug Administration, sa mga nabakunahan ng Sinovac, mahigit 7,000 adverse event ang nai-report, habang higit 17,000 naman na adverse event ang naiulat matapos mabakunahan ng AstraZeneca. Ang magandang balita, karamihan sa mga ito, tinuturing na non-serious at wala pang 1% ng mga nai-report na adverse event para sa dalawang bakuna ang sinasabing seryoso. Tinuturing na seryoso ang isang adverse event kung ito ay nagiging dahilan para ma-ospital ang isang nabakunahan, kung nagkaroon ng severe allergic reaction, malalang disability o birth defects ang ipinagbuntis ng nabakunahan, at kung ito ay nagdulot ng pagkamatay. Sa mga nabakunahan ng Sinovac at AstraZeneca, 24 ang nai-report na namatay. Pero mahalagang maintindihan na karamihan sa mga ito ay coincidental o nagkataon lang at hindi iniuugnay sa bakuna. Kung tiningnan po yung kanilang mga dahilan ng kanilang pagpanaw, yung 11, halos kalahati ay nagkaroon po ng COVID-19 at severe COVID-19. Yun nga po talagang hindi pa kasi complete ang ating protection from COVID-19 from the time na magpakunahan tayo hanggang makomplete po natin yung ating dalawang doses and a few weeks after that. The other causes of death were cardiovascular and cerebrovascular, heart attack at saka stroke, yun pong 8. May 3 po na nagkaroon ng infectious disease other than COVID-19. Meron pa rin pong 2 na nire-review pa ngayon. Dagdag ni Domingo, ilang bansa rin gaya ng Norway, Hong Kong at Amerika ay nagtala rin ng mga namatay matapos mabakunahan. Mahalagang nababantayan ang lahat ng nababakunahan at mabusisi ang pag-iimbestiga sa mga naitatalang adverse event. Kailangan po meron po tayong mga ebidensya para maisagawa natin itong causality assessment. And this will include ito po mga ginagawang field investigations, reviewing of the clinical records of the person for their current illness, yun pong nangyari sa vaccination site, and even in their previous medical records. This is a thorough examination of pertinent events before and after a person is vaccinated. Kung may magandang balita dito sa Pilipinas, wala pa namang nare-report na insidente ng blood clotting o pamumuo ng dugo matapos maturukan ng bakuna. Sa kabila nito, dapat maintindihan ng publiko na normal din namang makatala ng adverse event ano pa mang bakuna ang iturok sa isang tao.
Yung adverse event, of course, pwede siyang mangyari anytime after ano, no, after vaccination. Yung talagang mabilisan, yung mga allergy, halimbawa, nakikita natin yan within the first 30 minutes. Kaya natin yan binabantayan natin ang mga pasyente at hindi muna pinapauwi. Pero syempre, yung mga pananakit ng katawan, yung mga lagnat, that usually happens maybe one to two days after once yung immune system natin nag-activate na. Halos dalawang buwan mula nang mag-umpisa ang pagbabakuna kontra COVID-19. Kanina natanggap na ni Health Secretary Francisco Duque ang kanyang bakuna. Kabilang siya sa A2 priority o mga senior citizen. Dahil limitado ang supply ng bakuna sa buong mundo, hinikayat ng kalihim ang mga pasok sa priority groups na tanggapin na ang bakuna para magkaroon ng dagdag na proteksyon laban sa malalang uri ng COVID-19. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Hinihiling ng ilang LGU na bilisan ang pamamahagi ng mga COVID-19 vaccines. Ayon naman sa Department of Health, 60% ng kalahating milyong dose ng Sinovac vaccine ang dumating kahapon ay nakalaan na sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Hanggang labas ng vaccination site sa Navota City ang pila ng mga gustong magpabakuna sa COVID. Kasama sa mga pumila ang walk-in na si Neptali na may comorbidity o iba pang sakit. Tatricycle po, kaya exposed ako masyado sa tao. Tinding sakit na yan, pag tinamahan ka na, timano, hindi mo lang mangyayari sa'yo. Hindi ko baka mainam na yung magpabakuna ka na. Para kahit matama ka man, hindi ka magiging severe. Dahil tumatanggap na ng walk-in ang mga vaccination sites sa Navotas tuwing hapon, bumilis ang roll-out ng mga bakuna. If ika-count ko yung 4 today, which is the target ng 1-2, plus yung tomorrow na 600, 1-8 na lang po. All for first dose, yun na po yung aming last na tranche for Sinovac. Nakaabang na rin sa dagdag na COVID vaccines ang lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila Health Department, isang linggo nang walang natatanggap na bagong supply, kaya marami pang nasa priority sector na hindi pa naturukan ng first dose. Hopefully, marami po yung bigay sa City of Manila para po makapagsimula na uli kami makapagbigay ng first dose sa amin pong mga category A1, A2, and A3. Pero tuloy pa rin ang pagbibigay ng second dose ng Sinovac kanina sa 700 frontliners. Paubos na rin ang COVID vaccine supply ng Marikina City. Noong Huwebes, nasa 1,000 doses na lang ang natira. Patuloy namang nadadagdagan ang mga nagpaparehistro para magpabakuna. Kaya umapela na ang LGU sa national government. Bilisan ang pamamahagi ng mga bagong dating na bakuna. Hindi maaaring manatili ito sa mga warehouse o sa mga cold storage ng matagal sapagkat kailangan na itong maibakuna. Tinaasahan din natin equitably may pagkakapantay-pantay ay maipapamahagi ito sa lahat ng lungsod na nangangailangan ng bakuna. Kaninang tanghali, inihahanda pa ang kalahating milyong doses ng Sinovac vaccine na dumating kahapon para ipadala sa mga LGU. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, makatatanggap ng mga tig 100,000 doses ang Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Hahatiin naman ang natitirang 200,000 sa iba pang rehiyon na mataas ang kaso ng COVID. Prepared ang NCR ngayon at saka yung tatawag nating NCR Plus. Yung sa susunod, another na yun, parang equitable na naman distribution yun. Para yung 500,000 kasi ng ano, yung susunod na Sinovac, bibigyan din natin yung mga ibang lugar. Sa Parañaque City, nakipag-partner ang LGU sa isang mall para gawin itong isa sa mga COVID vaccination site. Mungkahi naman ni Senator Joel Villanueva, ibahay-bahay ang pagbabakuna sa mga senior citizen o maglagay ng drive-through centers para sa pagpapabakuna ng mga matatandang hirap ng gumalaw para hindi sila malantad sa virus. Sagot naman ng DOH. Exception to the rule yan, ang general policy, yung tinatawag nating fixed site. Siyempre, hindi mo madadala yung bedridden doon sa vaccination center. Kaya po, may advisory kami sa mga local government unit. Sa mga ganitong mga kaso, pwedeng magpadala ng team. Paliwanag ng DOH, bukod sa delikado para sa COVID vaccine ng house to house, iilan lang ang mababakunahan kung gagawin ito. Aminado naman si Cabotaje na mabagal ang pagtuturok ng COVID-19 vaccine sa bansa. Sa ngayon, aniya na sa 30,000 bakuna kada araw lang ang naibibigay. Nagpaalala naman ng DOH na ang pagbabakuna kontra COVID ay para lang muna sa health workers, senior citizens at may iba pang sakit.
Binabalangkas na ng DOH ang guidelines para naman sa pagbabakuna ng mga nasa Priority A4, kabilang ang economic frontliners. Ayon sa DOLE, target itong simulan sa overseas Filipino workers sa unang araw ng Mayo, Labor Day, kung may darating na sapat na supply ng COVID vaccines. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, suspect sa pamimike ng mga RT-PCR tests, timbog. At samahan ng mga pribadong ospital, kinalampag ang PhilHealth dahil sa lumulobong utang sa kanila. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Hindi lang ang mga puno ang ospital ang problema ngayon dahil sa dumaraming COVID patients. Problema pa rin ang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Umaapila ng panibagong dialogo sa pamunuan ng PhilHealth ang samahan ng mga private hospitals sa bansa dahil sa lumolobo pang utang nito sa kanila. Ayon sa Philippine Hospital Association, nakakabahala ang hindi pagbabayad ng PhilHealth sa kanila lalo na sa mga COVID cases. Ayon kay Dr. Jaime Almora, hindi na lamang ang dumaraming COVID patients ang problema nila ngayon, kundi ang mga tila nagkakasakit na ring ospital. Ang sakit nila, tawag ko dito, personalitis at financitis. May problema sa personnel, sa manpower at saka may problema sa finances na. Sumasagad na yung losses nila dahil hindi naman sila binabayaran pa ng PhilHealth. Pero ayon sa PhilHealth, tuloy ang kanilang ugnayan sa mga ospital para maresolba ang issue sa utang at sa bagong payment method. Kailangan din umanong dumaan sa proseso ang claims o reimbursement ng mga ospital kaya hindi agad-agad ito nababayaran. It takes time to process claims. We also have medical reviews. Aside from the challenges that's happening in all offices dito sa Pilipinas ngayon because of this pandemic, no, meron nagkakasakit, kailangan social distancing, lahat yan challenges po in processing the claim. Ayon naman kay Paolo Borromeo, presidente ng AC Health, isang private healthcare provider, nababayaran naman sila ng PhilHealth. On our end, for instance, we have a couple of hundred million outstanding from PhilHealth and they have earmarked to pay immediately up to 60% of that. No? And in fact, we have already received reimbursement for half of that 60%. So it's a great initiative from the government and I think it will help create more funding and more liquidity for the hospitals as we upgrade our beds, as we hire more nurses and staff to be able to treat more patients. Para kay Senator Grace Poe, hindi dapat pinaghihintay ang mga ospital para makapag-claim ng kanilang bayad mula sa PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, minamadali na nila ang pagbabayad sa utang sa pamamagitan ng debit-credit payment method. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, aprobado na rin ng IATF ang naturang proseso ng pagbabayad ng PhilHealth sa lahat ng high-risk at critical risk areas. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Mahigit 20 universidad sa bansa ang nagpapagamit ng kanilang pasilidad bilang vaccination sites. Ayon sa Commission on Higher Education, marami na rin eskwelahan ang ginagamit naman bilang mga isolation facility. Nagpapatrol, Ara Perez. Mga COVID with light or not serious signs or symptoms doon sa CSB. Ang sa amin are the frontliners. So whatever we can do to assist them, and that will also reach the people that they are serving. Ayon sa Commission on Higher Education, simula March 2020, may 28 universidad sa labas ng Metro Manila na ginawang isolation facility. Samantala, nasa mahigit 20 universidad na ang magpapagamit ng kanilang pasilidad bilang vaccination sites. Sa naunang listahang inilabas ng CHED, kasama rito ang Our Lady of Fatima University, Valenzuela, West Visayas State University, at Notre Dame Kidapawan College. I think the country will be assured that when A4 and B1 come in, and the bulk of the vaccines arrive, that we would have expanded the vaccination centers because the universities have responded to the call.
Ayon sa CHED at PRC, inaasahang mas maraming paaralan pa ang mag-aalok ng kanilang mga pasilidad bilang isolation at vaccination sites. Ara Perez, ABS-CBN News. Arestado sa NAIA ang isang namimeke ng RT-PCR test results. Lumabas din na may iba pa siyang mga nabiktima sa umano'y illegal recruitment. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Na-entrap sa NAIA Terminal 3 ang suspect na si Glenn Marajo matapos ilang beses na hininga ng 15,000 pesos ang pasahero na si Nikki para tulungan umano na makalipad papuntang Dubai. Nakilala ni Nikki ang suspect sa loob ng NAIA nang ma-offload siya dahil bawal pang lumipad ang tourist visa papuntang Dubai. Ang pangako ng suspect, hindi na dadaan si Nikki sa immigration area kapag nagbayad ng 15,000 pesos at tutulungan din sa dokumento tulad ng RT-PCR sa halagang 1,230 pesos. Ma-expired na yung validity ng RT-PCR ko galing pong Rojas. Pagkatapos po, magsabi siya sa akin na magbayad lang kami ng 1-30, gagawa siya ng paraan. Hindi niya po sinabi na gagawa siya ng peke. Sa RT-PCR test results na inabot ng suspect, binago lang niya ang date na nakaprint. Pero hindi lang pala si Nikki ang nabiktima ng suspect. Lumitaw na apat sila na inalok ng peking dokumento at walo pa ang nagkaso ng illegal recruitment. Sobra ka, nagpakahirap ako ng 8 taon sa Saudi. There are many times na nakikita namin ang daming peke na RT-PCR results. Meron kami, nagamit na niya yung RT-PCR test niya sa ibang travel, tapos pinalitan lang niya ng date. Pero naman, positive siya, pero ginawa niyang negative yung result. Ang Philippine Airlines ang siyang mauuna sa trial ng travel pass ng IATA sa loob ng 3 buwan simula Mayo sa mga flights na Manila to Los Angeles at Manila to Singapore. Pag makita nila kailangan ng RT-PCR test or antigen test, pwede nilang i-download sa app yung mga iba't ibang mga testing centers. And then of course they have to physically go to the testing center, but they will just await the results through the app because the testing center will upload the results. Nakipag-ugnay na rin ang Cebu Pacific sa IATA kaugnay ng digital travel pass. Meron namang sariling travel pass system ang AirAsia Philippines at naghihintay kung paano ito i-integrate sa IATA travel pass. Ang mga mapapatunayang nameke ng public documents tulad ng RT-PCR test ay maaaring magmulta ng hanggang 50,000 pesos o makulong ng 1 hanggang 6 na buwan. Jackie Manabat, ABS-CBN News. At ito naman ang lagay ng panahon magmula sa work from home. Marami nagtatanong, nasa na ba si Bagyong Bising? Ito ba'y lumakas o humina? At ano naman ang magiging epekto nito sa ating panahon ngayon? Huling nakita po si Bagyong Bising sa 805 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Patuloy pa rin ito lumalayo sa bansa at sa ngayon wala na itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Isa na lamang itong severe tropical storm, humina po. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo. Kaya kapamilya, asahan ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa sa darating na weekend. Dito naman sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa Sabado at Linggo. Good news po yan para sa mga kailangan lumabas at pagpabakuna this weekend. Maganda rin ang magigilagay ng panahon sa halos buong Luzon bukas, maliban lang sa Bicol region na may tsansa ng isolated thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao naman, mataas din ang tsansa ng isolated thunderstorms sa Samar, Leyte, Cebu, Bohol, Cagayan de Oro, Bukidnon at Hinatuan. Hindi naman ito inaasahang lalakas o tataga. Yan po ang lagay ng panahon. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay weather lang. Konting kalaman, kaya nga bang mabuhay ng tao sa ibang planeta? Nadiskubre na walang dagat, walang ilog sa planet Mars, ngunit nakita na may atmosphere ito na parehong-pareho o katulad ng mga atmosphere dito sa planet Earth. 0.13% lang ng oxygen sa pulang planeta. Nagkakaiba ito kumpara sa oxygen sa ating atmosphere na 21%. Pero alam niyo ba na isa na namang matagumpay at makasaysayang misyon ang nagawa ng Perseverance rover ng NASA sa Mars? Gamit ang isang instrument na tinawag na MOXIE na sinlaki ng baterya ng kotse. Nakagawa ito ng oxygen mula sa atmosphere ng Mars.
5 grams ng oxygen ang nagawa nito, katumbas ng kailangan ng isang tao para makatagal ng 10 minuto sa Mars. Itong unang beses na nakakuha at nakapag-produce ng oxygen sa pulang planeta. Para sa future missions ng NASA, balak nila magpadala ng mas advanced na version ni MOXIE na kayang gumawa ng mas maraming oxygen para sa mga astronaut. Ito po si Kuya Kim, nagsasabing mag-aral ng maigi upang buhay ay bumuhay. Kasabay ng kanyang kaarawan, nag-alay ng ganta si Regine Velasquez Alcacid para sa mga nag-organisa ng community pantries. Samantala, kinakasana ni Bamboo ang kanyang first virtual concert. Nagpapatrol, MJ Felipe. High energy at all-out performance. Yan ang tatak tuwing sasampa on stage ang OPM rock icon na si Bamboo. Kaya naman ito rin ang pinaghahandaan niya sa kanyang virtual concert sa May 23. First time ni Bamboo nasasabak sa virtual concert. Aminado siyang wala pa rin tatalo sa nakasanayang face-to-face concert experience. I'm challenged by that. And how do we make people feel that they're right in front of us? How can we do that? How can we sort of pass on that energy? So what I like about how we do our performances, it's never sort of scripted. Available ang ticket sa mga bibili ng isang brand ng smartphone. At para sa mga premium ticket holders, may access sila sa virtual after party kung saan pwede silang mag-request ng kanta kay Bamboo. It's requesting songs but also I guess it's what's nice is it's a moment to connect lang. Right. Mag-usap kami. Sa mismong kaarawan niya nitong Huwebes, sinorpresa ni Regine Velasquez Alcacid ang fans nang mag-free concert siya kasama ang asawang si Ogie. Hi everybody! Happy birthday, Regine! Happy birthday to me! Just to say thank you to everyone for remembering my special day. Yeah. Sa gitna ng surprise birthday concert, nagbigay pugay sina Regine at Ogie kay Anna Patricia Non at sa iba pang organizers ng mga community pantry sa buong bansa. We salute you guys. God bless you. Malaki, maliit, natulong, tulong pa rin yan. Maraming salamat po. Kasi ngayon, it's happening all over now because of her. Because of her initiative. God bless you. She started it. So, yeah. This is for you, Miss Non. Speaking of community pantries, pinuri ng netizens ang kontribusyon ng asawa ni Ann Curtis na si Erwan Yusaf sa online donation drive na itinaguyod ng kapatid ni Patricia Non para sa Maginhawa Community Pantry. $2,000 o mahigit 100,000 pesos ang dinonate ni Erwan. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pilipinas naghain ng dalawang panibagong diplomatic protests laban sa China. At pagnipis ng reserbang kuryente, mauuwi nga ba sa brownout? Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Muling tiniyak ng Amerika ang suporta nito sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea sa pagtatapos ng balikatan exercises ng mga tropang Pinoy at Amerikano. Kasabay nito, naghain ng protesta ang Pilipinas dahil may 160 barko pa ang China sa dagat na sakop ng bansa. Nagpapatrol, Willard Chang. Dalawang bagong diplomatic protest ang inihain ng Department of Foreign Affairs laban sa China dahil sa pananatili pa rin ng 160 fishing at maritime militia vessel nito sa dagat na sakop ng Pilipinas. Nakumpirmang naroon ang mga barko ng China sa Territorial Sea ng Kalayaan Island Group at sa loob at paligid ng Territorial Waters ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pawang sakop ang mga ito ng 200-mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nakita rin ang 5 barko ng Chinese Coast Guard sa Pag-asa Island, Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Ipinalala ng Pilipinas sa China ang karapatan nito sa lugar at inireklamo ang bantang dala ng mga barko ng China sa kaayusan at pagsuway ng China sa pangakong panatilihing payapa ang lugar. Bukod pa ang panibagong protesta sa protestang araw-araw na inihahain ng DFA
dahil sa pananatili ng mga barko ng China sa Julian Felipe Reef. Ipinaalala ng Pilipinas sa China na sumunod sa 2016 Arbitral Award na nagbasura sa pag-angkin ng China sa South China Sea. Batay sa impormasyon ng Asia Maritime Transparency Initiative sa Amerika na iniulat ng South China Morning Post, hindi kapani-paniwalang nangingisda lang ang mga barko ng China sa Julian Felipe Reef dahil hindi na sila umaalis doon. Itinanggi ng Malacanang na may umiiral na kasunduan o verbal agreement sina Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping na pinapayagan umano ang China na mangisda sa dagat na sakop ng Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Harry Roque, hindi ito totoo at inawag niya itong espekulasyon. Kailangan anya ng isang formal na treaty ng dalawang bansa para rito. Ito ay sa kabila ng pahayag ng noong presidential spokesman Salvador Panelo noong 2019 sa ANC na may ganitong kasunduan ang dalawang leader. That was more of an informal agreement rather than documented. Kinumpirma at ipinagtanggol pa ito ng Pangulo sa kanyang SONA noong ding Hulyo 2019. Base anya ito sa arbitral ruling na kinikilala umano ng batas kaugnay sa prinsipyo ng traditional fishing rights. And that is why fishing rights are allowed in the so many cases between Finland and Germany, decided by UNCLOS. China and everybody recognizes traditional fishing rights for the natives who were there even before the creation of republics and governments. Sa formal na pagtatapos naman ng balikatan exercise ngayong araw, pinagtibay ng Pilipinas at Amerika ang patuloy na pakikiisa para pangalagaan ang seguridad ng Pilipinas. Muling tiniyak ng Amerika ang suporta sa Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea. We support the Philippine position. We think the 2016 arbitration ruling was absolutely clear. And so we stand with our Philippine allies and we are in support of a rules-based order in the West Philippine Sea and throughout the entire South China Sea. The most significant lesson we get from these exercises is that we learn to work and cooperate with our friends, especially the military to military. Hindi patiyak ang kapalaran ng Visiting Forces Agreement na nakasalalay kay Pangulong Duterte. Ayon kay Secretary Lorenzana, patuloy na mag-uusap ang dalawang bansa para plantsahin ang anumang gusot. Willard Cheng, ABS-CBN News. Tiniyak ng Department of Energy na hindi mauuwi sa brownout ang pagnipis na reserbang kuryente ngayong tag-init basta't wag lang madaragdagan ang mga pumapalyang planta. Siniguro rin ang Maynilad na sapat ang supply ng tubig ngayong tag-init. For those period na ine-expect or sinasabi na may yellow and red alert, hindi po siya mangyayari. We will have sufficient levels of supply as long as wala nang additional outages na mangyayari from the big plants. May patakaran umanong dapat nangontrata na ang mga utilities at NGCP ng reserbang kuryente, kaya may babala ang DOE. We cannot afford to go through with all these recurring problems. It provides a threat as to our political stability, economic stability, and even national security. And we are going to face the elections next year. If you think the Department of Energy is weak, wait until we partner with PCC-ERC and the DOJ. Samantala, tiniyak naman ang Maynilad na hindi na mauulit ngayong tag-init ang nangyaring water shortage noong 2019. Sisimulan pa lang ang negosasyon sa bagong kasunduan ng Maynilad at gobyerno, pero linaw ng kumpanya na hindi pwedeng kalimutan ang mga natenggang rate adjustments at proyektong ginawa ng Maynilad sa mga nakalipas na buwan. Hindi pa pwede yun. Meron pa kaming mga investments namin in the past has to be considered. Mahirap sagutin yung tanong mo na is it fair, di ba? Because we are now about to engage in our talks, own talks with the government. Tapos na ang bagong concession agreement ng Manila Water kung saan inanunsyo ng Malacanang na walang dagdag singil sa tubig hanggang dulo ng 2022. Sunod, ilang lungsod planong magdagdag ng magbabakuna dahil sa inaasahang paparating na COVID vaccines.
Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Marami sa mga vaccination center ngayon ang hindi masyadong nagagamit dahil na rin sa kakulangan ng bakuna. Pero ilang LGU ang magdadagdag ng vaccination teams dahil sa inaasahang paparating na bakuna sa mga susunod na buwan. Pwedeng dentist, pwedeng nurses, pwedeng midwife as screeners. Sa vaccinator naman, pwedeng, pwedeng nurses and midwife kahit newly graduate, newly kakapasa lang ng board, pwede naman na po sila. Basta as long as licensed sila. And for non-medical naman, pwedeng kahit senior high school graduate, as long as computer literate. Pero karamihan sa mga LGU, hindi makatodo sa vaccination drive dahil kulang pa rin ang supply ng bakuna. Logistically and in terms of manning, personnel, nakahanda naman tayo. Ang kailangan lang talaga ay bakuna. Hindi ka makakapagbakuna kung walang bakunang magagamit. Para naman sa Department of Health, mas mabuting magdagdag na ngayon ng tauhan bilang paghahanda sa mga paparating na bakuna. Across the country, syempre, gusto natin mag-expand, lalo na pag naglagay na tayo ng mga big vaccination sites. Ang maganda dito, nakapag-train na tayo ng mga pharmacists and they can already help us, no? Dito po sa pagbabakuna natin. Inaasahan ng DOH ang pagdating ng dagdag na doses ng Sinovac, Sputnik V at Pfizer bago matapos ang Abril. Habang sa Mayo o Hunyo, posibleng dumating ang dagdag na bakuna mula COVAX facility. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Pumanaw na sa edad na 74 ang jukebox king ng dekada 70 na si Victor Wood. Alas 9 ng umaga kanina nang bawian ng buhay ang batikang singer sa New Era General Hospital, Quezon City, dulot ng komplikasyon ng COVID-19. Ayon sa kanyang misis na si Nerissa, buwaba kagabi ang oxygen level ng mister. Isang Bicolano at American Mestizo, kilala si Wood sa kanyang hit balance gaya ng Mr. Lonely, I'm Sorry My Love, Eternally, In Despair at marami pang iba. Bumida rin si Victor Wood sa mga pelikula katambal ng makakaibang mga leading ladies tulad nina superstar Nora Honor. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa pamilya ni Mr. Victor Wood. Susunod, isang paalam sa veteranong mamahayag na si Radyo Patrol 37, Edwin Sevidal. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Binigyan ng 3 araw na medical furlough ng korte si Senadora Laila De Lima. Ibig sabihin, 3 araw siyang pinayagang magpagamot sa labas ng kanyang kulungan. Ito'y matapos kumpirmahin ng kanyang doktor na posibleng ang pananakit ng kanyang ulo at panghihina ay senyales na nagka-mild stroke siya. Isasagawa ang check-up at ilang pagsusuri kay De Lima sa isang pribadong ospital sa Maynila simula bukas. Isang veteranong mamahayag at kapamilya ng ABS-CBN ang pumanaw po kahapon. Ang ating Radyo Patrol 37, Edwin Sevidal. Sa 25 taon nating nakasama si Edwin, hindi lamang siya naging isang masipag na katrabaho. Isa rin siyang tunay na kaibigan. Masayahin. Palabiro. Kanina ay meron na kaming nakita. Maabilidad. Ganyan inaalala ang ating kapamilya na si Edwin Sevidal, Radio Patrol number 37. Pumanaw si Edwin itong Webes sa edad na 49 dahil sa COVID-19. Nagsimula bilang production assistant sa DZMM si Edwin noong 1996 at naging researcher, executive producer, Radio Patrol reporter at desk editor sa loob ng 25 taon niyang pagtatrabaho sa ABS-CBN. Bilang hepe ng Radio Patrol, naging mentor siya ng maraming reporter. Isa siya sa mga nagtulak sa kanilang matuto ng mobile journalism para makapag-ulat hindi lamang sa radio at telebisyon, kundi pati sa news digital. Hindi siya madamot magturo. Lapitan mo lang siya kahit hindi mo siya lapitan. Pag alam niya na willing kang matuto, andyan siya para turuan ka. Sa itaas namin, Aya, wow!
ay may bala. Humahagin yung bala. Isa sa mga hindi malilimutang coverage na sinuong ni Edwin, ang Zamboanga siege noong 2013. Nagulat ang lahat. At ang giyera sa Marawi noong 2017. Mahigit isang buwan din niyang inikot ang Eastern Visayas para maghatid ng balita tungkol sa mga sinalanta ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Pag ang pag-uusapan mo talaga ay trabaho, masyado siyang delikado doon. Talagang lahat gagawin niya para mailabas yung the real story kung anong nagaganap sa kanyang mga paligid. Ganun siya. Sobrang napakagaling makisama. Lahat gagawin niya para sa, hindi lang para sa iyo, pero para sa kumpanya. Noong 2019, itinaguyod din niya ang ABS-CBN News Asia Pacific Bureau kung saan tinulungan niyang mahasa ang mga correspondents mula sa rehiyon. Sa isang post sa social media, pinarangalan ni ABS-CBN News Chief Jing Reyes ang veteranong mamamahayag. Edwin was a newsman's newsman, anya, at kaibigan ng lahat. Isang kapamilya ng mahabang panahon, minahalang trabaho, at hindi umurong sa anumang hamon. Isa siya sa mga naging haligi ng ABS-CBN News. Ito ang Radyo Patrol 27, Edwin Sabigal, ABS-CBN News, DZMM. Nakikiramay po ang buong pamunuan ng ABS-CBN sa naiwang pamilya ng aming kasamang si Edwin Sabidal. Paalam Edwin, Radyo Patrol 37, isang saludo at pagpupugay sa iyo. At hanggang sa muli. At yan ang mga balita ang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Patuloy kaming maglilingkod, mga kapamilya. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!